Okay, nandito na naman po ako para ipakita sa inyo yung bago kong naisip o bagong idea ko na tingin ko ay magiging kapaki-pakinabang sa ating pamumuhay sa new normal. Mahilig ko talaga ako mag-isip eh. Kaya kung sa tingin nyo ay pakikinabangan talaga itong naisip ko, ay hinihiling ko sa inyo na pakishare, pakilike, at magsubscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Ang pakikita ko ngayon sa inyo ay tungkol sa modification na ginawa ko sa ating mga ginagamit na utility vehicle, public man o private, yung mga ginagamit nating service sa mga kumpanya at yung mga ginagamit natin na pampasada katulad ng jeepney. Sa aking palagay kasi ay parang lubhang nakakatawa yung nakikita kong ginagawa nating paraan ngayon ng pag-iingat o pag-control ng pagkalat ng virus, kung anumang virus to, no? Kung coronavirus man to o kung anuman yung mga susunod na virus na pwedeng mangyari. Parang kung titignan ko kasi parang hindi supisyente yung ginagawa nating naglalagay tayo ng divider na plastic. Kasi kapag pinag-usapan ng virus, alam naman natin kung gaano kabilis ang pagkalat nito. Yun ang mga lugar na sobra na ang ginagawang pag-iingat, katulad ng mga ospital na may mga sealed na kwarto ay nagkakaroon pa rin ng contamination. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, mahilig ako mag-isip. Sinubukan kong gumawa ng panibagong design o modification sa mga utility vehicle na ginagamit natin para makapag transfer ng mga pasahero sa pagpasok sa trabaho sa araw-araw o sa pagpunta sa mga lugar na kailangan nating puntahan, lalo na dun sa mga wala namang mga sariling sasakyan para mag-travel. Itong modification na ginawa ko sa aking palagay ay magbibigay ng mga sumusunod na advantages. Una, mapipigilan nito ang pagkalat ng virus dahil sa pagkakadikit-dikit ng mga tao sa loob ng sasakyan. Kasi naniniwala ako na ang pampublikong transportasyon ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkalat ng virus. So, sa pamamagitan ng bagong disenyo ko na to, ay maiiwasan ang pagpasa ng virus mula sa isang tao papunta sa isang individual na sumasakay sa isang utility vehicle. Pangalawa, sa disenyong ito ay mamamaximize ang gamit ng isang utility vehicle. Hindi na kailangang mag-maintain ng distansya mula sa isang tao o sa pagitan ng dalawang tao. Kasi o bawat pasahero ay may kani-kanyang pwesto o compartment. Pangatlo, hindi na matatakot ang mga tao na sumakay ng public utility vehicle katulad ng jeepney. Kasi makikita nila na ligtas sila sa bagong disenyong ito.
Pag nangyari to, makakabalik na yung mga jeepney drivers sa pamamasada. Hindi na nila kailangan ngayong malimos kasi ang dami ngayong mga jeepney drivers na makikita ka sa daan na namamalimos. Mas marami na ngayong pasahero o magiging normal na ngayon ng biyahe ng maraming tao. Hindi na ngayon magiging problema yung pagpasok ng mga manggagawa papunta sa kanilang trabaho kasi ngayon nagiging problema yung pagpasok ng mga manggagawa sa kanilang mga opisina at sa kanilang mga trabaho. Nagiging problema rin ito ng mga kanilang pinapasukan dahil marami ang lumiliban o umaabsent at naapektuhan ng productivity ng isang pagawaan. Magiging mura na rin ang pamasahe ng mga manggagawa na simula nung magkaroon ng pandemya ay nahirapan, bukod sa nahirapan sa pagpasok ay nabigatan din sa taas ng pamasahe. Yung iba na doble pa kasi nga kailangan nilang bayaran yung mga space sa loob ng sasakyan na walang nakaupo. So kung gusto nilang pumasok, napipilitan silang magbayad ng doble. Kasi kung hindi naman ganun ang mangyayari, wala namang mga may-ari ng utility vehicle na papayag na pumasada nang malulugi sila. Dahil ligtas ng sumakay sa mga pampasaherong sasakyan o sa mga utility vehicle o sa mga service ng mga kumpanya na naghahatid ng mga empleyado sa kani-kanilang mga trabaho, marami na ang makakapasok, marami na ang magiging mananakay dahil sisigla na rin nga ang negosyo ng pamamasada, at ang magiging epekto nito ay dadami na uli yung mga manggagawa na papasok, at ang magiging epekto nito ay lalaki yung productivity ng isang pagawaan, at ang epekto siyempre nun ay malaking contribution sa pag-angat ng ekonomiya. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Ito yun. Ako lang nag-invento niyang mga tao na yan. Mukha silang mga alien. Pero ginawa ko lang ganyan para hindi na ako mahirapang mag drawing o gumuhit ng mga, para mabilis kong magawa. Actually matagal ko nang ginawa ito eh. Kaya lang eh nagdadalawang isip akong ipakita to sa inyo, pero ngayon papakita ko na. Ganito ang magiging itsura ng modification na ginawa ko. Ito yung proposed passenger jeepney na ginawa ko. O kaya naman eh, kahit anong utility vehicles, katulad nga nung nasabi ko kanina, kahit yung mga ginagamit ng mga manggagawa na service ng kanilang kumpanya, papasok ng pagawaan. Ayan ang magiging itsura niya. Imbis na sa likod ka sasakay, papasok, may kani-kanyang pinto sa gilid. Kanya-kanyang pinto sa gilid. Yan, yung mga pinto na swing type yung mga pinto na yan. Ilagay ko na rin yung mga sukat. Tinantya ko lang yung mga sukat na yan kaya baka may mga comment kayo dun sa mga sukat. Pero more or less, malapit na yan sa katotohanan. Ang ending ngayon ng mga pasahero
ay sa gilid. At kung makikita nyo, dahil may mga divider ang bawat compartment ng isang pasahero, ay walang contact talaga yung isang pasahero dun sa katabi niyang pasahero. Itong pasahero nito, wala siyang contact dito. Tapos meron siyang pinto, meron siyang bintana para sa ventilation. Nakahiwalay naman yung driver. Ito yung likod, ito yung harap. Itong drawing na to ay ginuhit ko ng naka-scale na 1:20. Ito, kaya ganito ang design nito, ang orientation nito, kasi merong gulong. Kung saan matapat yung gulong, ganito ang magiging orientation ng pasahero. Kasi sayang yung ano, kung sayang yung space kung hindi mo siya lalagyan ng compartment. Hindi mo naman pwedeng ipaharap dahil may gulong nga. Kung halimbawa, dito nakatapat ang gulong, dito mo ilalagay yung ganong orientation. Inaanyayahan ko kayo na mag-comment kung mayroon naman kayong masasabi dito sa ginawa ko. Eh, malugod kung tinatanggap ang inyong mga suggestion. So, eto yung side view. Ang susunod ko namang ipapakita sa inyo ay etong bandang likuran. Yan. Kung makikita nyo yung likod, naglagay lang ako ng tatlong pasahero. Kasi kung gagawin ko siyang apat, alanganin. O ganun din. May kanikanya ding mga compartment. Hiwa-hiwalay din yung compartment. At hindi sila magkakadikit-dikit. Kaya sinasabi kong walang pagkakataon na maipasa nito yung virus dun sa katabi niya. Kasi meron siyang division. Yung division na yan ay pwedeng plywood. Ayan yung mga sukat. Ito yung backrest niya. 0.3 meters. Ito yung taas ng upuan. Halos kalahating metro. Ito yung door panel. Itong drawing na to ay ang scale nito ay 1:10. Ito yung rear view sa likod. Yung present design ng mga jeepney natin, dito sa likod pumapasok ang mga tao, tapos dinadaanan niya simula rito sa huli hanggang doon kung doon siya sa dulo pupunta. Tapos nagkakatamaan sila. Tumatama yung mga tuhod, yung parts ng kanilang mga body, kamay, braso, nagkakaroon ng contact doon sa ibang mga pasahero. Kung meron din kayong gustong sabihin dito sa ginawa ko dito sa likuran ng sasakyan, ay magiging masaya ako kung meron kayong comment o meron kayong masasabi. Negatibo man o positive comment, okay lang sa akin. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung top view. Ito naman yung top view. Yan. Ito yung likod na pinakita ko sa inyo kanina, tatlong pasahero. Ito naman yung engine bay, yung harap. Ito yung driver. Ito yung dalawang pasahero. Ito yung kaninang pinakita ko. Ito yung likod. Yan. Ito. Ito naman yung nakatapat sa gulong. Ito. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito, magkakahiwalay yan, may division yan. Pero ito, mapapansin nyo, walang division. Kasi meron naman mga pasahero na magnanay, mag-asawa, mag-ama, na pwede naman silang magkasama sa compartment. Kasi magkasama sila sa bahay, lalo na yung mag-asawa. Meron din mga pasahero na hindi kakasya rito katulad nito. Ang taba, sobrang laki. Yung mga regular size na pasahero, pwede rito sa regular size na compartment. Etong unahan,
Pwede rin sumakay dito yung mag-asawa, mag-ama, mag-nanay, kapatid. Ito, kalahating metro ang lapad. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung door panel na merong swing out na pinto. Ito, 0.7 meters ang haba. Sa tingin ko naman eh, hindi naman magiging masyadong magastos kung yung mga kasalukuyang mga utility vehicle na ginagamit natin eh, babaguhin, imo-modify ng ganito. Tapos yung mga bago namang mga jeepney o bagong mga utility vehicle na ipoproduce, mas maganda siguro kung ganito na ang maging orientation. Ha? Pwede rin namang gawin to sa bus eh. Sa totoo lang, naisip ko na yung sa bus, kaya lang, pinakita ko to. Dahil alam ko, pag pinakita ko to, alam na natin kung paano natin gagayahin ang ganitong design sa mga bus at o sa iba pang mga public vehicle. So simula ngayon para maka-adapt tayo ng gusto sa new normal, sinasuggest ko na ganito na yung mga gagawing mga pampasaherong sasakyan. Para kung magkaroon man ng mga susunod na pandemya o mga virus, wag naman sana, ay nakahanda talaga tayo kung pag-uusapan ay pampublikong sasakyan. Hindi ko na pinakita dyan yung mga safety features kasi pag gumawa ka naman ng sasakyan, nag-design ka ng sasakyan, eh, automatic na standard na yun, basic requirement naman na mayroong mga safety features katulad ng seatbelt. So, pag ginawa yan, eh, dapat kompleto rin sa safety features. Ang scale naman na ginamit ko sa drawing na to ay 1:20. So, ano bang masasabi nyo sa ginawa kong bagong design nito ng mga utility vehicles? Pwede kayong mag-comment. Pwede rin kayong magalit. Pwede kayong mainis kung stupid tong ginawa ko sa tingin nyo. Wala namang problema. Feel free na mag-comment. Mas gusto ko nga yung magkaroon kayo ng mga komento para mapaganda palalo kung meron man akong nakalimutan.